sakit ng kamay ko ah. Aba, Mang Maf, sakit na. Ito, may ikaw pala. Natisod po ako sa inyo dahil hindi ko po alam na dyan kayo nakahiga. Ganun ba? Pasensya ka na. Parang umaga na yata. Mang Maf, ba't dyan po kayo natulog? Hindi ko nga rin alam eh. Marami po bang nainom nyo? Oo, dami ko nainom kagabi. Hindi lang po kagabi. Gabi-gabi po, lasing kayo. Kagigising ko lang eh. Pinagagalitan mo na naman ako, Tom. Sana po, pag-iinom kayo, kaya nyo pa umuwi ng bahay. Eh, ano naman ang buti kung uuwi ako? Eh, wala namang naghihintay sa akin doon. Sige. Ay! Charap! Charap! Masasarapan po kayo? Alam mo ba kung bakit ako umiinom sa gabi? Para makainom ako ng tubig sa umaga at mawala ang pagkalasing ko. Nakakatuwa po ang katwira nyo. Matagal-tagal na rin ako hindi nalalasing. Mabuti kasi nakapagtrabaho ko doon kailangan ginoong ok din. Ngayon lang po kayo magkatrabaho? Hindi, minsan lang. Hindi po ba dapat araw-araw nagkatrabaho? Hindi ko kaya yan. Alam mo kasi hindi ako magigising ng maga. Kung hindi ka pa nga nadapa sa akin, edi hanggang ngayon tulog pa ako. Problema po ba yun? Gigisingin ko kayo tuwing umaga. Paano mo na magagawin yun? Abay ko ako nga, hindi ko alam kung saan ako matutulog at mahihiga basta't nalalasing ako. Mauubos ang buong umaga mo sa paghahanap lang sa akin. Hindi kayo magtatrabaho? Hindi naman sa ganon. Pero mas mabuti naman ako doon sa tatay ni Hak. Abay yun eh, hindi nakaisip magtrabaho kahit hindi lasing eh. O hindi ba? Sabihin mo sa akin. O. Malupit po siyang tao. Sinasaktan nga po lagi nun si Hak eh. Mas masaya nga po si Hak buhat nang iwan siya ng tatay niya. Kaya naman po niya ang sarili niya eh. Bah, ako, hindi ako nananakit kahit na ako'y lasing. Oo nga po, malupit po ang tatay ni Hak. Huwag mo naman ako ihambing sa kanya. Ako lasing ko, pero hindi naman ako malupit. Hindi po, eh kayo nga po ang unang nagbanggit sa tatay ni Hak eh. Ha? Ah, talaga? Ha? Yeah. Hindi pa nga magaling ang bege mo pag magaling na. Magaling na ako! Hindi kita sasama hanggat hindi sinasabi ni Dr. Mitchell at Tia Polly na maaari ka nang lumabas. Tom naman! Oh, Tom, lalabas ka na naman? Oo. Hindi pa yata kitang nakitang naupo at nag-aral buhat ng bakasyon, ha? Ah, hindi pa nga. Naku, ikaw talaga. Si Ben ay nagtungo sa kamag-anak namin sa Quincy at doon natutulog. Hindi po niya nasabi sa akin yun, ha? Biglaan po ba ang pag-alis niya? Abay, oo! Hoy, Tom! Ha? Hi, Joe! May pupunta ka ba? Oh, sa taniman ng mga tiyo ko sa Woodbury! Magtatagal ka? Oo! Oh. Mga tatlong araw ako doon. Tatlong araw? Oo. At saka na lang tayo maglaro ng Robin Hood pagbalik ko. Sige. Ikaw, wala ka bang pupuntahan? Wala pa ngayon eh. Pero magbabakasyon din kami sa mga kamag-anak namin. Joe, halika na! Oo. Paalam na, Tom. Sige.
Alam, Tom! Mag-ingat ka, Joe! Ha? May naisip ako! Hak! Hak! Oy, Tom! Tuloy ka dito! Pagod ka ba sa kalaro ng Robin Hood? Lahat kayo, yun na lang lagi nilalaro. Eh, kasi sina Benjo at Johnny Miller bumisita sa mga kamag-anak nila sa ibang bayan. Ah, kaya pala, Tom. Ngayon ka lang nagpunta dito, buhat nung magsimula ang bakasyon nyo. Pasensya ka na, Hak. Abala ako eh. Abala sa paglalaro? Kaya nga, pasensya ka na eh. Halika, Hak. Mamingwit tayo ng isda. Sige, sinabi mo eh. Ang tagal ko nang di nakakahuli ng isda. Kailangan, doon tayo mamingwit sa pangpang ng hari. Di doon tayo mangisda. Mahaba ang lalakal natin. Kahit na. Gugutumin tayo nun. Magdadala naman tayo ng pagkain eh. O sige, halika na! Naglalaro yata si Tom sa paligid, Becky. Hinanap ko na siya pero hindi ko siya makita. Hmm? Talaga? Saan kaya nagpunta yun? Hindi pali, hahanapin ko na lang siya ulit. O sige, Becky, bahala ka nang maghanap. Sige, Mary. Tom! Aba, Becky! Tsaa at biskuit mamayang hapon? Masarap sana, kaya lang... Bakit, Tom? May kagawin ka pang iba? Palagay ko, hindi ako makakabalik ng hapon. Saan ka pa pupunta? Sa may pampang ng hari at mamimingwit ng isda. Mag-isa? Kasama si Hak. Alam ko nang gagawin ko! Ano yun? Mamimingwit na rin ako ng isda. Marunong ka bang mamingwit? Hindi. Alam mo, mahirap mamingwit ng isda. Eh, tuturuan mo ko. Umiinom ka ng tsa paghapon, di ba? Hindi na lang ako iinom ngayong hapon. Sasama sa amin si Becky. Paano ko sasabihin to kaya? Ha? Ano? Sasama sa atin si Becky? Ikaw naman, no? Alam mo, hindi pa siya marunong mamingwit, di ba? Magigiabayal lang siya sa atin. Di bali na, nangako ko sa kanya makikita kami sa pantalan. Malayo ang lalakaran natin hanggang pampangahari. Maglalakad din daw siya ng malayo. Ikaw talaga, oh. Ay, Tom! Kumusta na? Mang Maf! Ang bigat ng dala nyo, ah! Ay, talagang mabigat. Pero masarap din ako magtrabaho ng mabigat kahit pamisya-minsan. Ay, kung ako, malakang ko. Siya si Mang Maf, di ba? Oo. Nagtatrabaho din pala siya. Paminsan-minsan lang yan. Mas mabuti naman si Mang Maf kaysa tatay ko. Kahit kailan, di ko pa nakikita magtrabaho. Kumakaway si Becky, tinatawag kayata.
Talagang ganyan sila, Becky. Lagi nag-aaway. Titigil din sila maya-maya lang. Hindi ba't masamaan nag-aaway? Mabuti na lang at naghiwalay na rin sila. Sumama ba siya rito para panoon tayo maming week, Tom? Hindi ko alam. Eh hanggang ngayon nga, wala pa tayong nahuhuli kahit isa. Hindi pa ba kayo nakakahuli? Isang oras na tayo, wala pa rin kayong nahuhuli. Naiinip na ako. Sige na, sana makahuli na kayo kahit anong klaseng isda. Hindi kakagatin ng ibang isda ang pain. Para lang ito sa hitong ilog. Eh hindi naman alam ng ibang isda na para sa hitong lang yun. Malaki ang sima para sa ibang isda. Pang malalaking isda lang ang nahuhuli nito. Ibig sabihin walang hitong ilog dito. Becky, tumahimik ka muna. Baka nabubulabog ang mga isda eh. Makakahuli ka ba, Tom, kapag tahimik ako? Palagay ko. Inip na ako! Inip na inip na! Ay, nako. Bilis! May kumagat! Malaki yan, Hak! Bilis! Ang malas naman! Oo nga. Mukhang mas magaling yatang mamingwit si Hak sa'yo, Tom! Hindi ah, nagkataon lang yun! Ganun ah. Heto! Ayan! Heto na! Malas! Sandali, Becky! Bakit? Kasi kanina pa ako ilang na ilang dito eh. Sige, hindi na lang ako magsasalita. Hindi, hindi yun. Ibig ko sabihin, yung laman dala mo. Yung dala ko? Gutom na kasi ako eh. Gusto mo na kumain? Oo. Kaya na ako pa gusto kumain, buhat pa nung sabihin mong maraming laman yan. May keso, tinapay na maraming palaman, prutas. Talaga? Ba't hindi mo sinabi? Halika, kumain ka ng gusto mo. Naku, ang sarap nito. Tom, gusto mo? Hindi pa ako nagugutom. Dinala ko nga ito para sa inyo ni Hak. Kakain ako pag nakuhuli na ako. Ang ibig sabihin niyan, hindi ka na talaga kakain. Hak, kainin mo ng lahat ng biskuit. At marami pang tinapay na may palaman, no? Oo ba? Ang sarap ito. Tom! Saan ka pupunta? Doon ako sa banda doon. Masyado maingay dito eh. Hindi totoo yun. Hindi lang siya magaling mamingwit. Panay na lang siya ha. Sandali Hak, may itatanong sana ako. Hindi pa sabi mo, hindi mo pa nakikitang nagtrabaho ang tatay mo? Oo. Bakit? Ano bang klaseng tao siya? Alam mo kasi, matagal ko lang gustong itanong sa'yo kung bakit nag-iisa kang namumuhay. Hindi mo ba tinanong si Tom? Ang sabi kasi ni Tom, ilang taong na raw na nasa langit ang nanay mo. At ang tatay mo naman daw ay isang lasenggong malupit at bigla na lang umalis at iniwan ka. Totoo yun. Araw-araw na lang, lagi siyang laseng. Hindi siya nagtrabaho kahit kailan at mayabang siya. Pag di naman siya laseng, lagi niya ako sinasaktan ng kahit walang dahilan. Ang lupit naman. Talaga, malupit siyang tatay. Noong kasama ko pa siya, ang hirap ng buhay ko. Ngayon, para ako nasa langit. Ang buhay mo ngayon? Oo, totoo. Para ako nasa langit. Malaya, malaya ang pakiramdam. Ang mga nanay na ibang bata dito ay na makikipaglaro sa akin ng mga anak nila. Kaibigan ko naman talaga sila eh. Si Tom ang talagang kaibigan ko. Matalik kong kaibigan.
nakikipagkaibigan siya sa akin, kaya yung ibang bata ay nakikipagkaibigan na rin sa akin. Kahit ayaw ng mga magulang nila. Sabi nila, magulo daw ako usap si Tom. Ang totoo, mabait siya. May mabuting kalooban. Tama ka. Hi! Huh? Ah! Nakahuli ka ba, Tom? Oo! Ah, tulong! Becky, baka malagyan ka! Ingat! Ang laking hitong ilog! Pigilan mo, Tom! Becky, tawagin mo siya! Bakit hindi mo ba kaya mag-isa? Masyadong malaki to! Tutulungan kita, Tom! Mahihirapan ka dito! Hindi kaya ko! Hindi mo kaya, siyak na lang! Piliin sila ay natin papuntang pangpang! Ang tigas naman na ulo eh! Tignan mo, ayan na! Si Lovely! Ayan! Ang lakas naman nito. Hindi ko na maigalaw ang kamay ko. Hawakan mo mahigit, Tom! Huh? Hawakan mo! Bakit ako? Nakawala sana yung isda kung hindi mo sinala ng sombrero mo. Ang galing mo talaga. Eh kasi nataranta na ako, Tom. Talaga bang sa akin mo ibibigay ang nahuli nating isda, Tom? Oo, masarap yung isdang yan pag pinirito. Ang bait mo naman, ibinigay mo sa akin. Nakawala dapat yan kung di mo ako tinulungan, Becky. Hitong ilog, matutuwa ang nanay ko pag nakita yan. Baka pagalitan ko sa inyo dahil nadumihan ang baro at sombrero mo. Pati na rin ang sapatos mo. Oo, pagagalitan niya ako. Pero hindi na bali, nasarap pa naman ako mamingwit eh. At sa pakikinig sa kwento ni Hak. Kwento ni Hak? Oo. Sami, nahuli kaming isda. Mamaya ibibigay ko sa iyo ang tira, ha? Teka, si Sal. Hindi ako nagdumi ng damit ni Becky. Wag! Becky, eto na isda. Alis lang, si Sal! Oh, hindi ka na matutuloy, Tom. Sa ibang araw na lang. Pakisabi na lang kay Sal na hindi ako nagdumi ng damit mo. Sabi mo, ha? Huwag kang mag-alala, Tom. Matalinong aso si Caesar. Alam niyang hindi mo kasalanan. Sana nga. Alis na ako. Paalam, Becky. Salamat sa isda, Tom. Paalam. Caesar! Paalam.